Magandang umaga po sa lahat. Dito po sa sanktuaryo, kayo po ay nagagalak po kami na magkita-kita tayong muli after so many weeks na tayo ay nakalaya na sa bawat isa. At yung mga sa mga tahanan din po nila, nagagalak po namin kayo, nakasama namin kayo kahit online po dito sa ating pananambahan ngayong umaga. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay manalangin. Love you, Jesus. Mahal na mahal ka namin, Jesus. Mahal na mahal ka namin, O Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami ay pinagtipon-tipon muli dito sa iyong bahay pananambahan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng mga iba't ibang naranasan namin sa mga nakaraang linggo, Panginoon, kami ay narito muli at tumatayo sa harapan mo, Panginoon, upang magbigay ng mataas na papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Kaya, Panginoon, dinadalangin ko po na pakalinisin niyo po ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa namin. Ito man ay sinasadya o hindi sinasadyang mga kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at pakadalisayin niyo po ang aming puso upang ang aming pananambahan ngayong umaga ay katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, na ikaw ang may likha ng lahat. Salamat sa buhay mo at sa banal mong dugo na ibinubuo mo upang kami ay iligtas. Salamat, banal na Espiritu, na hindi ka nagkukulang sa amin. Patuloy mo kaming ginagabayan kahit kami ay nasa kanilang tahanan.
Patuloy mo kaming kino-comfort at binibigyan ng kapayapaan sa kabila ng mga sakit na dinanas ng aming mga kapatiran. Salamat, Panginoon, sa iyong provision financial, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng paghihirap ng mundo, hindi mo pinabayaan ang iyong anak dahil sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Dakilang Diyos, Ama namin, nawa ay katanggap-tanggap ang papuri namin sa iyo, Panginoon. Tanging pangalan mo lang ang itataas dito, kaya inanyayahan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang kailangan namin, Panginoon, dahil ikaw ay lahat-lahat at ikaw ay sapat-sapat sa amin, Panginoon. Walang anumang bagay dito sa mundo ang makakapalit sa iyo, dahil ikaw lamang ang aming kakontentuhan, Panginoon. Ikaw lamang ang makapagbibigay ng kagalakan sa aming puso. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pasasalamatan sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang mataas na papuri, sa iyo ang mataas na pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Sa ating ay nagmamahal, halina't siya ay pasalamatan.
Ang iyong pag-ibig ay lakas sa lupang panganib, ginintuan ang iyong pag-ibig.
ito at ialay niyo po ito sa ating Diyos na wala pong sawang gumagabay at nagpo-provide po ng lahat ng pangailangan natin. Awitin po natin muli yung koro. Inaaniyahan ko po ang kongregasyon na awitin po ito. Natang-natang
desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my Lord. So great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross. Jesus Christ.
Sambit ng hallelujah. 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 When I stand before your throne, dressed in glory, not my own, what a joy I sing of on that day. Tears or broken dreams, forgotten is the minor key. Everything I said was meant to be, and we will worship, worship forever in your presence. We will sing, we will worship. Worship you, and in this hallelujah to the King. When I stand before your throne, dressed in glory, not my own, what a joy I sing of on that
forgotten is the minor key. Everything as it was meant to be. We will see.
says hallelujah to the King. Sa umagang ito ay ating isipin na sa mahabang panahon tayo ay nalilimitahan ng ating sitwasyon. Subalit sa umagang ito, tayo ay naging malaya. Binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Kalayaan na sumamba. Kalayaan na umawit. Kalayaan na magtipon muli at pwedeng gawin
ang lahat ng pwede natin gawin para sa Panginoon sa umagang ito. Maging malaya po tayo sa pag-awit sa Panginoon, sa pagtaas ng ating mga kamay, at pagsambit ng hallelujah. Malayang pag-awit. Sa umagang ito ay nagkaroon po tayo ng sandali na kung saan ay malaya nating i-express ang ating pagsamba, ating pasasalamat, ating pag-appreciate sa kabutihan ng Panginoon. Sa kabila ng mga nararanasan natin, ay andyan siya lagi. Andyan siya na hindi tayo pinababayaan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, maging ng mga pagkakamali, andyan pa rin ang Panginoon. Patuloy, walang humpay na umaabot sa atin. Nagpapadama at nagpaparanas ng kanyang pag-ibig, ng kanyang katapatan, ng kanyang kabutihan. Kaya hindi ba't karapat dapat na sambahin ang ating Panginoon? Hallelujah. Maging malaya po tayo na pag-usal ng hallelujah at pagbigay ng sarili nating himig sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Mga kapatid, doon sa kaluwalhatian, sa kalangitan na kung saan ay ating inaasam-asam, yon yung ating magiging destinasyon, magiging ating tahanan. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil nais natin na makapiling ang ating Panginoon doon sa tahanan na yon, kung saan ay atin siyang makasama habang magpasawalang hanggan. Subalit, mga kapatid, isang katotohanan na siyang sana'y magbigay ng inspirasyon sa atin na mas lalo natin siyang sambahin at maging malaya tayo sa pagsamba kagaya nito. Dahil ang isa sa pinaka na gagawin natin magpasawalang hanggan ay sambahin ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang kalangitan ay lugar na kung saan ay puspos ng kagalakan, puspos ng kapayapaan, puspos ng kalakasan, sigla na hindi maipaliwanag, kaluwalhatian na hindi maipaliwanag. Dahil ang lugar na yon ay lugar ng pagsamba. Ang lugar na yon ay lugar ng mga sumasamba. At ang mga andoon ay buong puso, buong kagalakan, na walang humpay na sumasamba. Kaya nagiging langit, kaya nagiging kaluwalhatian ang lugar na yon. Dahil yon ay lugar ng pagsamba, tahanan ng mga sumasamba sa Panginoon. So mga kapatid, saan po ba tayo paroroon? Doon ba sa tahanan na yon? Kung yon ang ninanais natin, ngayon pa lang, gawin mo na. Nakagalakan mo, kagalakan natin ang pagsamba. Baka kung tayo'y nababagot sa pagsamba, marahil ang langit ay hindi lugar para sa atin. Dahil ang langit ay nagiging langit dahil ito'y lugar ng pagsamba. Kaya sa umagang ito, simulan mo. Simulan mo ang pagbukas ng iyong puso. Simulan mo ang pagbukas ng iyong bibig sa pag-usal ng Hallelujah. Simulan mo ang pagtaas ng iyong mga kamay dahil ito ang iyong gagawin magpasawalang hanggan. Simulan niya po natin ang umawit ng Hallelujah sa sarili nating himig. Buksan natin ating mga bibig. Hallelujah! Hallelujah! Kung hindi tayo nasanay, ngayon ay sanayin na natin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
congregation, kayo na lamang po. Kanina ay sinamahan po tayo ng ating worship team sa malayang pagsamba na yon. Ngayon ay kayo na lamang po ang sumamba. Gumawa po kayo ng sariling himig o ano yung nasa inyong puso. Sinabi niyo, Panginoon, sa inyong salita na kami ay dinadala niyo sa tahimik na batisan. At sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon, na dinala niyo ang bawat isa sa amin sa tahimik na batisan dito sa inyong presensya. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa inyong presensya. Andito ka, Panginoon. Andito ang inyong presensya. Nananahan sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Amin kang sinasamba. Wala po kaming ibang sasambahin, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa pag-refresh niyo sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon, na pinapanumbalik niyo ang aming mga lakas. Mga nanlulupaypay ay pinapalakas niyo. Yung mga nadi-discourage, Panginoon, ay pinapanumbalik niyo, Panginoon, ang kanilang kalakasan. At dito sa inyong presensya, kami nakakasumpong ng kapahingahan. Salamat, Panginoon, na tuwing kami sumasamba, dumadako ang inyong presensya. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Tunay nga, o kay sarap, Panginoon, na sumamba sa iyo. O kay sarap na manatili, Panginoon, sa inyong presensya. O kay sarap umawit. O kay sarap tumugtog ng mga saliw, mga awitin, mga musika na nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Salamat, Panginoon. Puspusin niyo ang aming mga puso na mga himig na makalangit. Himig na kung saan ay magdadala, Panginoon, ng luwalhati at pagsamba sa iyo. Ng mga awitin, Panginoon. Maraming salamat. Purihin ka. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong pagparito at sa aming pagpatuloy, Panginoon, sa serbisyong ito. Hinihiling namin, Panginoon, na manatili ka
sa aming kalagitnaan at maluwalhati ang inyong pangalan. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinapapurihan. Hallelujah. 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 Sambitin nga po natin ang katagang yon. Hallelujah. 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 Ang hallelujah po, mga kapatid, ito po yung pinagsama-samang papuri, pagsamba, pinakamataas na pagsamba sa Panginoon. Mahal kita, O Diyos. Napakabuti mo. Lahat pag ipon-ipunin mo yon, ito ay hahantong sa salitang hallelujah. Muli nga po, uiusal po natin, sambitin natin ng taos puso at buong pagmamahal at kagalakan ang katagang yon. Hallelujah. 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 At tayo'y sumigaw ng hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. 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 Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. At pwede na po kayong makaupo. Amen. 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 Muli, magandang-magandang umaga po sa lahat. Sa mga nanonood po sa kanilang tahanan, sa iba't ibang panig ng mundo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At maging dito po sa mga kasama namin sa sanktuaryo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At alam ko ang Panginoon ang nagbibigay ng pagpapala sa atin. At yung iba ay maraming patotoo, pero i-reserve niyo po yon. Sabi nga po ni Pastor Dick, daanin po natin sa kanta ang ating patotoo sa Panginoon. Dahil limitado po yung oras natin para umakyat dito sa stage. So, alam ko na napakabuti ng Panginoon at marami po tayong patotoo sa kanyang kabutihan. At ang isa po dito ay ang ating mga announcements na totoo namang ang Panginoon ang nagbibigay ng wisdom, ng karunungan sa ating mga ministry heads na patuloy na kung anong mga activities ang nakalaan para sa ating lahat. At ang isa po doon ay ang mga kabataan natin para sa Youth Arise. Yun pong Youth Arise Thanksgiving Sunday ay na-move po sa January 30, 2022. Sunday po ito, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga nakapagparehistro na po at sa hindi pa, mangyari lamang po na kontakin niyo po si Ate Mayen or si Ira para kayo po ay makapagpalista na. At as usual po, hindi po ito mawawala ang backbone ng ating simbahan, ang prayer night, tuwing Miyerkules po ng gabi, alas 7 po onwards, inaanyayahan po namin kayo, online po ito via FB Live at saka po via Zoom. At maging ang ating pong sanktuaryo ay bukas po sa lahat para sa ating Dawn Watch. Every Tuesday, Thursday, and Saturday po, 5:30 a.m. to 9 a.m. Ito po ay napakagandang eksperyensya para sa Panginoon ang makasama kayo dito sa ating Dawn Watch tuwing mga araw na nabanggit. So ngayon po, ihanda po natin ang ating mga puso sa pakikinig sa salita ng Diyos. Tatawagin ko na po ang ating senior pastor, si Pastor D. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. At muli ay batiin po natin ang ating mga kasamahan, mga katabi natin dyan. I just say hi, hello, a blessed morning. At gayon din sa mga sumusubaybay online, ay doon dyan sa inyong kanya-kanyang tahanan, kanya-kanyang lugar, ay batiin niyo po ang inyong mga kasambahay dyan ng isang mapagpalang umaga. Purihin ang Diyos. At nabanggit ng Ma'am Herda kanina, no? Sister Herda, yung mga patotoo. At ihanda po natin yung ating mga patotoong yon
dahil maglaan din po tayo ng pagtitipon, no? Maglaan din po tayo ng oras para sa ating patotoo na yon, ano? Pero wag muna sa araw na ito, sa umagang ito, at baka ang limang minuto ay hindi magkasya sa inyo, ano? So, napakainam na doon sa mga may talagang testimony na siyang magbibigay ng matinding encouragement, no? Encouragement, yung ang purpose ng testimony ay yung paghayag ng kadakilaan ng Panginoon, yung paghayag kung paano naging ginawa ng Panginoon yung himala, kung paano kumilos ang Panginoon. Hindi yung patotoo na lahat ng problema ay sinabi, problema ko yung ganito. So, hindi yon, kundi ano ang ginawa ng Panginoon sa problema mo. So, yun yung i-highlight natin doon sa patotoong yun, ano? Upang sa gayon, ang Panginoon ay mapapurihan. So, ihanda niyo po yung mga patotoo niyo na yan at isulat niyo po, no? Sa papel at para tansyahin niyo po na umabot po siya ng mga 3 minuto. Ayan. So, sigurado sa pagbabasa niyo po sa 3 minuto, pag binabasa niyo yon, sigurado ang 3 minuto, mga 2 pages yan eh. No, mga 2 pages yan, sigurado ako. At dire-diretso yan. So, isulat niyo po yung mga patotoo na yan kasi magtatawag si Ma'am Herda ng kung sino yung may mga patotoo patungkol sa ganito. Patungkol sa kagalingan, at siguradong marami yan yung kagalingan. At patotoo naman patungkol sa provision ng Panginoon kung paano pinrovide ng Lord ang inyong mga pangangailangan. At mga iba-ibang aspeto, no, ng kategorya ng patotoo, yung tema, yung ganun. So, purihin ang Panginoon. So, ihanda niyo po, isulat niyo po yon kasi magtatawag po kami ng kung sino yung magpapatotoo at i-schedule po natin yan. Pero kailangan ay nakasulat po yan dahil babasahin niyo. Kaya sa loob ng 2 pages na yon, ilagay niyo na diretso sa puntos, no? Diretso doon sa pinaka point mensahe. Hallelujah. So, muli sa umagang ito ay aking ipagpapatuloy ang series ng aking mensahe na inabot po siya ng 1 taon. No? Ito, 2nd taon na ito. No? So, last 2020 pa ito. 2021. So, 2022 na tayo. So, yung Psalm chapter 23, yung Salmo 23 ay iniisa-isa po natin yun dahil napakayaman po ng pangako ng Panginoon doon sa ano na yon, sa temang yon. So, andun na po tayo sa may portion na pinapanumbalik ang aking kalakasan. So, last Sunday, doon po tayo sa inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Tahimik na batisan, o di kaya kapayapaan sa ating mga buhay. At na-share ko po doon kung paano po tayo dinadala ng Panginoon sa tahimik na batisan. Na kahit magulo ang ating sitwasyon, magulo ang ating kapaligiran. Subalit, kapag ang Panginoong Jesus ang ating pastol at gawin natin kung ano yung kanyang pamamaraan, tayo ay nakakaranas ng kapayapaan, no, ng katahimikan. So ngayon naman ay pinapanumbalik ang aking kalakasan. So tamang-tama din po ito dahil talagang sa sitwasyon natin, marami na ang nadi-discourage, marami na ang nadi-depress. So paano nga ba tayo nire-restore ng Panginoon? At marami din sa atin na may mga kabiguan at nararanasan natin yung pagkakamali, yung pagkadapa sa buhay. So pag ganito ang sitwasyon, mayroon pa bang pag-asa? Mayroon pa bang pag-asa? Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang may kakayanan na pwedeng panumbalikin ang ating kalakasan, panumbalikin ang ating buhay. Hindi sa dating buhay, kundi doon sa kanyang presensya. Buhay na kung saan ay punong-puno ng pananampalataya. Punong-puno ng sigla ang spiritual nating pamumuhay. So,
Doon sa Awit 23, Kapitulo 3, sinabi, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Yun po yung susunod, pero ngayon mag-focus po tayo sa pinapanumbalik ang aking kalakasan. So, manalangin po muna tayo sandali upang humingi ng gabay sa Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na ito muli sa aming pagtanggap ng inyong salita. Lord, inihiling po namin ang inyong banal na Espiritu. Siya lang po ang makapagbigay ng buhay. Siya lang po ang makapagbigay ng kapangyarihan upang sa gayon ang inyong salita ay magdudulot, Panginoon, ng kapangyarihan, magdudulot ng transformation sa aming mga buhay upang kami ay baguhin ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Lord, upang sa gayon ay kami ay maiayon sa inyong kalooban. Hinihiling ko ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ako po'y kasihan. Lord, nakadepende lamang ako sa inyo. At Lord, apart from you, ay wala pa ako magagawa, Panginoon. Inihiling ko, Panginoon, ang iyong basbas. Inihiling ko ang iyong kapangyarihan. Lord, na siyang magbabasbas din sa aking mga kapatid na nakikinig at makikinig, Panginoon, ang iyong salita. Maraming salamat po. Ganapin niyo po ang layunin ng inyong salita sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Ngayon din, Panginoon, sa oras na ito. Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa iyong papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinapanumbalik, ito yung pinaka-root word. Pinapanumbalik o di kaya ay to restore. Sa English ay He restores my soul. He restores my soul. O pinapanumbalik ang aking kalakasan. Ang word na restore, since ito ay Old Testament, so nakasulat po ito sa Hebreo na lingwahe, ang restore o yung pinapanumbalik, ito po ay shub, no? Salitang shub, o di kaya ay to turn back or to retreat. Sa Tagalog, nung aking tiningnan ang translation, pag-urong, pag-uwi o pag-iisa. Yung pag-urong, ibig sabihin, ito yung may nasa konteksto ng pag-uwi. Okay? Kung saan ka nasasadlak, isang lugar na hindi kaaya-aya, hindi maganda, kaya ikaw ay uurong. Kapag ikaw ay napasok, uurong ka. Kapag ikaw ay nasadlak sa isang lugar, napasok ka sa isang lugar, oops, na hindi maganda, uurong ka. Okay? O di kaya pag-uwi. Napakaganda ng context na ito, yung pag-uwi. Going home. Bakit? Bakit umuwi? Sino bang umuwi? Yung mga naliligaw ng landas. Yung mga nawawala sa kanilang buhay. Nawawala sa direksyon. Umuwi. Okay? So ibig sabihin, nawala po tayo sa kalooban ng Panginoon at ngayon ay nanumbalik po tayo. So yun yung sinasabing, pinapanumbalik ang aking lakas. Umuwi po tayo. Bumabalik po tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, nagbabalik loob sa Panginoon. Kaya nga yung word na retreat. Saan ka pupunta? Pupunta po kami sa retreat. Bakit retreat? Yun yung context ng retreat. Ibig sabihin, nagpapanibagong lakas ka. Right? At doon, sabi niya, pag-iisa. Doon sa retreat, nagbubulay-bulay ka. Saan ba ako nagkamali? Ano ba yung ginawa ko sa buhay? Soul searching. At doon, ina-analyze mo yung lahat ng iyong mga ginagawa. And then, nagbabalik loob ka. Okay? Nare-realize mo lahat ng iyong mga pagkakamali at nagbabalik loob ka. Umuwi ka sa Panginoon. Yun yung context ng pinapanumbalik. Ibig sabihin, nasa konteksto po ito na nagbabalik loob po tayo sa Panginoon. Mayroong tatlong bahagi ng ang yung tinatawag na pagpapanumbalik o di kaya yung restoration ay mayroong tatlo pong bahagi ito. Mayroong tatlong aspeto yung pagbabalik loob.
yung pagpapanumbalik o restoration. Number one, ang una po, okay, ay personal na spiritual na pagpapanumbalik. Personal spiritual restoration. Personal na spiritual na pagpapanumbalik. Ang Salmo 23 ay sinulat po ito ni Haring David. Siya po ang nagsulat nito. At si Haring David ay naghahanap ng restoration dahil siya ay nakagawa ng kasalanan laban sa Diyos. So nagre-retreat siya o di kaya nagso-soul searching siya. Ini-evaluate niya ang kanyang sarili. At nagkaroon siya ng realization na siya ay nakagawa ng kasalanan. Well, ano nga ba ang kasalanan na nagawa ni Haring David? Napakabigat po ng kanyang kasalanan. Dalawa po ang kanyang major na nagawang kasalanan na sobra talaga. Number one, adultery. Nang agaw siya ng asawa ng iba. Siya ay habang supposed to be, andun siya sa giyera. Nung ang season na yan, yung kapanahonan na yun, yun yung season na kung saan ay nasa giyera dapat. Panahon ng giyera yon, ng digmaan. Subalit si Haring David ay nagpahinga. Hindi pumunta sa giyera. Hindi siya nasa tamang panahon ng pamamahinga. So andun siya sa kanyang palasyo at nung umakyat siya doon sa rooftop, ay nakita niya si Bathsheba. At doon ay naakit siya doon sa kay Bathsheba. At gumawa siya ng hakbang kung saan ay paano mapasakan niya si Bathsheba. At ang naging kaparaanan nito, mabasa niyo po, ay advice na basahin niyo po ito sa aklat no, ng Samuel, ay makikita niyo po doon yung kwentong ito. Ay doon sa kwentong yon, si Haring David ay gumawa ng kaparaanan at ang kaparaanan niya ay ipapatay yung husband ni Bathsheba. At si na kung saan ay si Uriah no. At ang ginawa niya, ang kaparaanan niya dahil iba-ibang strategy na yung ginawa niya pero hindi sumusunod si Uriah doon sa mga tricks niya. Kaya gumawa na siya ng marahas talaga, sobrang dahas na nilagay niya si Uriah doon sa front line ng digmaan. At alam niyo naman yung sa front line ay yung nilalagay doon ay yung talaga mga bihasa ng mga mandirigma. At si Uriah, kawawa, nilagay niya doon sa front line. So siguradong patay. Pero yun ay ginawa niya yun para mamatay si Uriah, para maagaw niya si Bathsheba. So, ang kasalanan niya ay dalawa. Pangangalunya at murder. Pangangalunya at murder. At dahil doon, siya ay hinatulan ng ating Panginoon. So, ang Salmo 23 ay isinulat ni Haring David sa Mahanaim na lugar noong siya ay hinahabol ni Absalom upang patayin. So, yung consequence, yung judgment ng kanyang ginawa ng matinding kasalanan na ito ay kinuha sa kanyang kaharian, tinanggal siya sa pagiging hari, ano, sa kaharian, and yung kanyang anak na pinakamamahal na si Absalom ay inagaw ang kanyang trono at hindi lang yun, kundi pinapapatay siya ng kanyang anak na ito. Kaya si Absalom, hinahaat ang kanyang mga hukbo, ay hinahabol si Haring David hanggang umabot siya doon sa lugar na Mahanaim. Nung kami pumunta ng Israel, ay napuntahan po namin maging yung En Gedi, na kung saan ay doon nagtatago si Haring David, no? Yun naman, sa panahon naman ni Saul yun, you know? Pero ito naman sa panahon ng kanyang anak na hinahabol siya, no?
So, Mahanaim, sa 2 Samuel chapter 17, verse 24, nasa Mahanaim na si David nang tumawid sa Jordan sina Absalom at mga kasamang Israelita. So, ibig sabihin, ang konteksto, pag tinignan nyo yung kwento ng sinasabing pinapanumbalik niya ang aking kalakasan, ibig sabihin, si Haring David ay hindi sa magandang kalagayan. May naghahabol sa kanya upang siya'y patayin dahil nakagawa siya ng kasalanan. So ito po yung sitwasyon ni Haring David. Grabe yung guilt. Grabe yung discouragement. Pero naghahalo yung condemnation, ano, may sense of condemnation din. Pero ang pagkakaiba lang sa kay Haring David, dahil tinanggap niya ang kanyang pagkakamali, na-realize niya ang kanyang pagkakamali dito sa bagay na ito, sa sitwasyon na ito. At doon sa kalagayan na yon ng kanyang pagtatakbo at pagtatago, ay sinabi niya doon sa awit 42 verse 11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Kung tayo po ay pag-uusapan po natin ang restoration, yung pagpapanumbalik ng ating buhay, ng ating kalakasan, hindi po natin mahahanap ang pagpapanumbalik, ang restoration dito sa mundong ito. Sa mga bagay na makamundo, rather. At hindi rin natin mahahanap ito sa mga material na mga bagay. At ang restoration ay hindi rin natin ito mahanap kung kani-kanino. Kundi ang restoration, ang pagpapanumbalik ng lakas, ay makikita lang natin. At ang makapagbigay lang nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lang ang makapag-restore ng buhay ng tao. Tandaan po natin yon. Dahil maraming mga tao ang nagiging frustrated, napo-frustrate, hanggang sa humantong sila na sa sobrang depression, sa sobrang frustration, ay kinikitil na lang nila ang kanilang mga buhay. Bakit? Dahil bigo sila sa paghahanap ng restoration na ito, kung paano ma-restore ang kanilang buhay. Subalit, sinasabi ng salita ng Panginoon na ang restoration, Diyos lang ang makapagbigay. Kaya tingnan natin si Haring David, sino ba siya? Si Haring David ay hindi isang basta-bastang hari. Kahit nawala na siya sa trono, andun pa rin ang kanyang kapangyarihan at may mga tauhan pa rin siya. Si Haring David ay mayaman, napakayaman ng taong ito. So, halimbawa din po yun na pwedeng maging mayaman, na pwedeng mayaman na maka-Diyos. In fact, a man after God's own heart, pinakamalapit sa puso ng Diyos, si Haring David, pero mayaman yun, napakayaman. Pero hindi sa kayamanan niya hinahanap ang kanyang restoration. At maging hindi sa posisyon, hindi rin sa kapangyarihan, alam ni Haring David na ang restoration ay hindi niya mahahanap sa kapangyarihan. Hindi niya mahahanap ito sa posisyon, kundi mahahanap niya ito sa Panginoon. Kaya sabi niya, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sabi niya, sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Kung nais natin na ma-restore ang ating mga buhay, alam ko na may mga nanonood, nakikinig dito, na nakaranas tayo ng mga matinding kabiguan, na nasaktan tayo ng gusto, at nawala na nga yung tiwala natin sa ibang mga tao. Mga kapatid, totoo nga yan, hindi mo talaga pwedeng pagkatiwalaan ng mga tao. Doon ka lang sa Diyos makakasumpong ng tunay na katotohanan na hindi ka lulukohin. Kaya doon ka manumbalik sa Panginoon. Hanapin mo
ang restoration sa Panginoon. Magbalik loob ka sa Panginoon dahil Siya ang iyong tahanan. Siya ang iyong muog. Siya ang iyong protection. Siya ang iyong maaasahan. At sabi doon, yung bakit ako nalulungkot, sa translation sa English ay napakaganda po nito. At doon po natin makikita yung kabuuan, yung lawak ng sinasabi na ito. Sabi dito sa English, "Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God." Yung cast down, na-share po ito ni Ma'am Herda nung mga nakaraang, nung last year, na-share niya po ito, yung cast down na ito. So, i-refresh ko lang po kayo. Yung cast down ay isang Old English expression. Okay? Na naglalarawan ng isang tupang nadapa at hindi na makabangon. So, yun po yung description. Makita po natin yung lalim na sinasabi ni Haring David. Ibig sabihin, ramdam niya na nasa kalagayan na yon, walang ibang pwedeng makatulong sa kanya. Kung hindi siya dadamputin ng Diyos, kung hindi mag-i-intervene ang Panginoon sa kanya, hindi na siya makakabangon. Nasa kalagayan po ba tayo na ganun? Napakiramdam mo para ka nang nag-iisa. Well, hindi ka naiiba sa kay Haring David. Para siyang isang tupa na hindi na makabangon. Yun po yung definition ng cast down. Ngayon, pag nanatili ang tupa sa ganong kondisyon, mamamatay ang tupa na nadapa. Bakit? Kasi siya ay magiging biktima ng mga mababangis na hayop. Kasi nga, natumba siya, hindi siya makabangon. Ayan, taka talaga ako dito. Ano? May ganong tupa pala. Oo. Kasi nung pumunta kami sa New Zealand, yung tupa doon, ang pipintog. Sobra talaga, ang tataba. At sa taba na yon ay pag nadapa yon hindi na makabangon. Dahil sobrang bigat, no, ng tupa na yon. Pwede po talaga, posible po yan. Hindi po yan kalabaw. Tupa po yan. Okay? Pag nadapa, natumba, hindi na makabangon. Ngayon, aside from that, pag hindi na siya nakabangon, yung kanyang katawan, nagbi-build up ng gases po yun. No? Ng mga hangin. At dahil doon, yung circulation ng kanyang dugo, hindi na makapag-circulate ng gusto kapag nadapa siya. Hanggang sa mamatay siya, heart attack. Mamatay ang tupa. Ganyan isinalarawan ni Haring David ang kanyang sarili. At ito po yung konteksto ng sinasabing pinapanumbalik niya ang aking lakas. Na ibig sabihin, kahit na nasa sitwasyon po tayo, nasa kondisyon po tayo, na wala ng pag-asa, wala nang pwedeng tumulong sa atin, mayroong nag-iisa na makapagbigay ng pag-asa sa lugmok nating sitwasyon. Walang iba kundi ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Now, mayroong tatlong sanhi ng pagkadapa ng mga tupa. Bakit nga ba nadadapa ang mga tupang ito? Right? Tatlong sanhi. Alam niyo tayo'y mga tupa, di ba? Psalm 23, "The Lord is my shepherd." O, siyempre tayo'y mga tupa. Kasi si Lord ang shepherd natin. So, number one na rason, bakit nadadapa ang mga tupa? Ayaw nang umalis sa kanilang kinaroroonan. Ito po yung isang dahilan. Ayaw nang umalis sa kanilang kinaroroonan. Ibig sabihin, naging komportable sa kanila ang sitwasyon na yon. Yung lugar na yan, yung situation, yung position na yan, yung kung saan sila naroroon, naging komportable sa kanila. Ayaw na nilang umalis. Ibig sabihin, comfort zone. At dahil doon, hindi na i-exercise yung kanilang lakas. At hindi niya napapractice yung kanyang sarili kung paano niya i-overcome yung mga terrain na mga very challenging na mga terrain, yung mga matatarik, ayun, at saka medyo padaos-dos, yung mga medyo kailangan kang may talunin
na mga batis, yun yung magpapa-exercise sa kanila eh. Yun yung magtuturo sa kanila kung paano magtatagumpay sa mga challenges na ito. Kailang ayaw. Ayaw umalis doon sa kanilang comfort zone. Ibig sabihin, naging bubot ang kanilang pananampalataya. Kagaya ito ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, na dito na lang ako. Ay, bukas na ang simbahan. Pwede nang magsimba at pwede na doon dumalat, pwede nang gawin ang mga pwedeng gawin sa Panginoon. Okay na dito, dito na lang ako. O pwede naman pala dito sa television at dito na lang nga sa cellphone. Nakikita ko pa nga, may mga nasa higaan pa yung nagaganon, no? Tapos yung cellphone nakaganon. Nakahubad pa nga. Sabi dito, ayaw umalis sa kanyang kinaroroonan. Pag ganyan yung ating uri ng commitment sa Panginoon, magiging kagaya tayo ng mga tupang ito na hindi ma-exercise ang ating mga pananampalataya, kaya ang pananampalataya ay hindi lumago. Huwag po natin gawin yon na maging komportable tayo na okay na ako dito, okay na ako. Hindi. Pag sinabi mo okay na ako dito, hindi yan okay. Kailangan i-stretch mo ang iyong pananampalataya, kaya i-exercise mo ang iyong pananampalataya. Ayaw ko ng hirap eh. Ang hirap naman yan, very challenging naman. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng ganung commitment. Brad, sis, pwede ba kitang makasama doon sa gawain? Ay, takot ako. Ay, nahihiya ako. Ay, hindi ko kaya yan. Yan yung mga sitwasyon ng mga tupa na ayaw umalis sa kanilang kinaroroonan. Ang ibig sabihin nun, nasa sitwasyon ka na ikay ay nadadapa. Kailangan mong bumangon. At hindi magandang sitwasyon yon. Hindi tamang sitwasyon yan. Dahil dyan tayo talagang nakaratay at hindi lalago ang ating pananampalataya. Number two, kumapit ang mga putik sa kanilang katawan. Bakit? Dahil sa kapal ng balahibo. Kaya nga ang mga tupa ay tinatanggalan yan ng balahibo upang makagalaw sila ng husto. So, isipin mo yon na ang kapal-kapal ng balahibo na puno ng putik, di hindi na makagalaw. Kaya nung natumba, tupang putik. Kalabaw ang naglumulublob sa putik. Pero ang tupa, hindi. Pag ilublob mong tupa, ay hindi yan makabangon kasi nga, didikit yung mga putik sa kanyang balahibo. Hindi pwede. Ang halimbawa po nito, ang implication po nito, yung mga kasalanan. Yung mga dala-dala nating mga kasalanan. Kailangan matanggal yan. Kailangan magupit yan. Kaya nga ang tupa ay ginugupitan. So yung mga nakakapit na mga kasalanan, yung mga nakakapit na mga weaknesses, mga kahinaan natin na paulit-ulit. At dahil paulit-ulit na nga, nadadagdagan pa. At dumadami na ang mga kasalanan. At yun, nung pumutok, pang! Ayan, dapa. Hindi na makabangon. Hindi na alam kung saan ako magsisimula. Yun lagi ang lingwahe, di ba? Hindi ko na alam kung paano ako magsimula. Bakit? Sa dami ng kinakaharap na problema. Ibig sabihin nun, sa dami ng kinakaharap na mga kasalanan, na mga pagkakamali. Kaya hindi ko na nga alam kung saan ang uunahin ko. Nalulunod na ako. Kaya sabi ng iba, tapusin ko na lang yung buhay ko. Akala niya, yun yung solusyon. Hindi. Pagdilat na pagdilat niya, dagat-dagat ang apoy. Mabuti pa nga dun sa problemang yun, nakakahinga ka pa. Pero ano na lang kaya ang impyerno? Kaya marami nagkumikitil ng buhay kasi akala nila yun yung solusyon. Akala nila yun yung makapagtapos ng kanilang problema. Hindi po. Yun po yung pinakasukdulan ng problema sa problema ng pinakaproblema na walang hanggang problema. Bakit? Kasi andyan ka sa dagat-dagatang apoy na walang ni isamang segundo na pwede kang huminga. Dahil lahat apoy, init, sinusunog,
ang mga andoon na walang kamatayan, walang hanggan. Humingi yung mayaman sa kay Amang Abraham, pwede po ba? Dali mo dito si Lazaro para isawsaw yung kanyang daliri man lang sa tubig para ilagay sa dila ko, kahit yan man lang. Pero hindi pwede. Isipin mo yon, gaano kaya kainit yon, gaano kaya katindi ang sitwasyon na yon, na hingiin ng tao na kahit patak lang ng tubig sa kanyang dila. Ibig sabihin, walang humpay na apoy. Tapos yun yung sasabihin nating solusyon? Hindi yan solusyon. Kaya, yung mga kumakapit na mga putik, kumakapit na mga kasalanan sa ating buhay, kailangan nang tanggalin, kailangan gupitin, alisin yan. And then, ano pa yung isa? Pangatlo, na bakit nadadapa ang mga tupa? Masyadong tumaba. Masyadong tumaba. Ibig sabihin niya nun, spiritual po tayo, ha? Huwag niyong lingunin ang katabi niyo. Kasi sila'y mga healthy yan. Binibless kasi ng Lord, kaya yan, kain ng kain. Purihin ng Panginoon, exercise, ha? Okay. Lalo na itong lockdown, ano? Walang magawa, may kumain ng kumain. Sabi, masyadong tumaba, ibig sabihin naging palalo. Naging hambog. Napuno ng pride. Ayan, hindi ko na kailangan ng Diyos, okay ako. Marami, kompleto naman, wala akong kailangan, lahat. Alam mo, ano ako eh, madiskarte ako eh. Kaya kayo nagugutom. Kasi hindi kayo magdiskarte, gayahin nyo ako. Yun yung pagiging palalo. Kaya pag nung nadapa, di talagang dahil mataba, di nung nadapa, talagang lakas ng lagubog. Lakas ng blagug, yung ganun. Lakas ng impact, ano. So yun yung mga sanhi na bakit nadadapa ang mga tupa. At tingnan niya po natin ating sitwasyon. Andun ba tayo sa tatlong aspeto na ito? Now, gaano man katindi ang kasalanan, gaano man katindi ang pagkadapa ng tupa. Kagaya ni Haring David, na pag inisip niya parang wala nang solusyon, cast down, mamamatay na ako dito. Ngunit siya'y tumingala sa Panginoon. At nakamtan ni Haring David ang restoration dahil siya'y tunay na nagsisi sa kanyang mga kasalanan. So, when we talk about restoration, pag pinag-usapan na, we're talking about restoration, ang pinakasusi po doon ay pagsisisi. Yung ma-realize mo na ikay nagkamali, huwag ka nang magmatigas, huwag ka nang magrason. Alam mo, may mga tao pa na gusto nang bumangon, pero alam mong magsasabi pa na, huwag mo nang isisi sa iba. O, totoo yun. Ikaw ay naapektuhan ng mga ginagawa ng ibang mga tao, kaya nasadlak ka sa mga ganyang sitwasyon. Pero but still, kahit na ikay ay naapektuhan ng ibang mga tao, nasa sa'yo pa rin ang desisyon eh. Kasi tinukso niya ako eh. Alam niya naman na marupok ako. Itinukso niya ako. Alam mo palang marupok ka, di dapat tumakbo ka. Wala ka pa rin sisihin eh. Kasi after all, anumang bagay na nangyari sa ating buhay, ikaw pa rin ang may pasya. Kung ayaw mo talaga, hindi mangyayari sa'yo yan. So, anong solusyon? Huwag nang magrason. Huwag nang makipagtalo. Huwag nang ibunton ang sisi sa ibang tao. Diretso na agad sa sarili. Tanggapin ang pagkakamali. Harapin ang pagkakamali.
aminin. Aminin ang pagkakamali. Aminin. Ako yun. Nagkamali ako. Iyan ang ginawa ni Haring David upang siya ay ma-restore doon sa tuluyang pagkalugmok na yon. At sabi doon sa awit, awit 51, verses 1 to 13, napakaganda ng puso, no? Ng pagpapanumbalik ni Haring David. Sabi niya, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan. Laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. At ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akay isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin. Sala ko'y hugasan. At ako'y puputi ng lubus-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong nang hihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin. Lahat kong nagawang masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na Espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Naramdaman niyo po ba ang panalangin ni Haring David? Yan ang pagsisisi. Sabi niya, wala, hindi ko binubunton ang sisi sa iba. Ako ang nagkamali. Na-realize ko yon. Alam ko, di ko malilimutan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala. Alam po ba natin kung tayo may nadapa? Kung tayo may nadi-discourage ngayon, kung tayo may nadapa, alam po ba natin kung ano yung ating pagkakamali? Alam niyo, ang mahirap dito, yung tinatawag na in denial. Ang espiritu, ang attitude na in denial, kailanman walang restoration. Mga kapatid, tanong. May mga kasalanan ba? Maliban na lang sa tinatawag nating blasphemy against the Holy Spirit. Ano? Ano mang uri ng kasalanan, merong kapatawaran. Si Haring David, yung kanyang sitwasyon na pangangalon niya at pagpatay ng tao, pag tiningnan natin, wala na talagang pag-asa ang taong ito. Pero tandaan natin, kapatid, sa Panginoon ay mayroong restoration. Posible ba na ma-restore ang tao? Kahit gaano katindi ang kanyang mga nagawang kasalanan, posible ba na ma-restore ang isang tao? Maging sa mga mananampalataya, eh, Kristiyano ako. Nakagawa ako ng kasalanan. At alam ko na kasalanan yun, pero ginawa ko pa rin. May kapatawaran ba para sa akin? Ang sagot, oo. Pwede ba akong ma-restore?
Pwede ba akong makapanumbalik sa Panginoon kahit ganun niya katindi ang aking nagawang kasalanan at kahihiyan? Oo. Ano ang solusyon? Maging gaya ni Haring David. Pagsisihan, angkinin, ang pagkakamali. Huwag na yung in-denial, huwag nang ibuntaw ng sisi sa iba. Kilalanin, i-accept, intindihin kung ano yung pagkakamali mo at tanggapin, aminin ang pagkakamali upang sa gayon ay huwag nang gawing muli. Talikuran. Ano pa kaya ang nagawa ko? Baka may mga nagawa pa ako dito. Baka yung kasalanan na ito, mayroon pang ugat. Lahat yun, yung mga ugat na yun, ungkatin. Upang sa gayon, yun ang magbigay ng warning sa atin na kapag tayo ay fully na na-restore, ay huwag nang balikan pang muli. At posible ba na tayo'y makapanumbalik sa Diyos? Yes! Posible ba na mabuo ang pamilya? Yes, posible. Huwag ka lang mag-asawa ng iba. At huwag rin siyang mag-asawa ng iba. Bumubuo ba ng pamilya ang Diyos? Opo. Kayang magbuo ng pamilya ng Diyos. Eh, halos hindi niya na ako mapapatawad. Gaano mang katindi ang sitwasyon, ang mga bagay na imposible sa tao, sa Diyos ay posible. Gawin mo lang kung anong nararapat na gawin, na tamang gawin at nararapat na gawin. And God will do the rest. Ipanalangin mo na mga mahal mo sa buhay makakilala din sa Panginoon. At kapag kayo'y kapwa nakakilala sa Panginoon, gaano mang katindi ang kasalanan, Kristiyano ang marunong magpatawad. Ang mga Kristiyano ay marunong magpatawad. Ang totoong Kristiyano ay marunong magpatawad. Eh anong gagawin mo kapag ang iyong dating partner, asawa mo yun eh, nakakilala din sa Panginoon. Eh, kailan yung sitwasyon nyo, talagang sabi mo, tinaniman ko na yan ng kawayan. Tumubo yung kawayan. Nagsanga pa. Eh, nakakilala din siya sa Panginoon. Na-realize niya rin ang kanyang pagkakamali. At ngayon ay nagbabalik loob. Eh, ikaw ay Kristiyano ka na rin. Pero nung sabi, hindi kita mapapatawad. Kahit Kristiyano ka na, bahala ka dyan. Ano yun? Marami ang hindi nare-restore na pamilya dahil ang problema din, mga Kristiyano. Anong dahilan? Ayaw magpatawad. Ang ibig sabihin ng ayaw magpatawad, hindi niya nga rin na-realize yung kanyang pagkakamali. Ibig sabihin, isa siyang matabang tupa. Pride. Pride, pride, pride. Akala niya siya lang yung may kasalanan tapos siya wala. Hindi yan ang road to restoration. Ang daan tungo sa restoration, hindi ganun. Ang restoration ay nagaganap ito kapag yung dalawang parties ay na-realize nila ang kanilang pagkakamali. Well, pag tumawag siya sa'yo, tanungin mo, bago ka manumbalik, bago ka bumalik, na-realize mo ba kung anong mali mo? At kapag inisa-isa niya yun, doon magugulat ka, yung
sa talagang taong nagsisisi ng husto, yung mga kasalanan na hindi mo nga alam ay sasabihin niya pa. At doon mo makikita na yung dahilan pala kaya kayo naghiwalay ay tip of the iceberg lang yun. Mas marami pa pala siyang mga sekretong ginagawa. Pero nung siya ay naging mananampalataya, tunay ang kanyang pagsisisi. At ngayon ay talagang ino-open up niya pa. Yan ang tunay na pagsisisi. May pagtanggap sa kanyang pagkakamali. At kapag mayroong pagtanggap sa pagkakamali, doon nagkakaroon ng restoration. Dahil restoration starts with repentance. Restoration starts with repentance. Pinapanumbalik tayo ng Diyos kung meron tayong tunay na pagsisisi. Pag walang repentance, pag walang pagsisisi, huwag po natin pag-usapan ng restoration. Kaya sinasabi, pinapanumbalik niya ang aking lakas. Applicable lang po yun sa mga taong nagsisisi at tumatanggap ng mga pagkakamali. Yung parang, yung tingin niya ba sa kanyang sarili ay hindi Diyos din. May mga tao kasi na talagang grabe, yung pagtingin na sa sarili nila, grabe talaga. Hindi na nga sumasayad sa lupa yung paa. Hindi ganun. Walang restoration doon. Magkaroon lang ng restoration ang mga mag-asawa, ang pamilya, kapag mayroong tunay na pagsisisi na ma-realize ang bawat isa kung anong kanilang pagkakamali. At doon sa pagsisisi na yon ay pinapanumbalik ang ating relasyon sa kanya. At sabi doon sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ang Diyos ba'y nagpapatawad? Yes. Nagpapatawad ang Diyos. Nagre-restore ba ang Panginoon? Yes. Ang isang taong nasa muntinlupa, hardened criminal, habang buhay na pagkabilanggo, sila ba'y pinapatawad ng Diyos? Yes. Pero kailangan nilang pananagutan ng batas. Dahil mayroong batas ang tao, mayroong din yung batas ang Diyos. Pero di bali na, nandun ka sa kulungan, maghabang buhay, pero doon naman sa Panginoon na i-absuelto ka. Kaysa yung malayang malaya ka dito sa labas, pero sa mata ng Diyos, hatol ang abutin. Sabi ng Isaiah 1:18, Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Ito po ang assurance ng Panginoon sa atin. Yes, nagre-restore ang Panginoon. Sa mga Kristiyano na nakagawa ng kasalanan, mayroon bang pag-asa? Mayroon bang pagbangon? Mayroon bang restoration? Mayroon bang pagpapanumbalik? Yes! 100% meron. Si Haring David na nakapatay ng tao at nangalunya ng agaw ng asawa, nakapanumbalik sa Panginoon, na-restore ang kaharian sa kanya, na-restore ang pagiging hari, at na-restore ang kanyang pagkatawag sa Panginoon. Although mayroong mga consequence, kasi kahit na napatawad si Haring David at nakabalik siya sa kanyang posisyon, nakakalungkot din isipin, ano ang resulta ng kasalanan, ng pangangalunya? Ayun, si Haring Solomon. Kung si Haring David ay nangagaw ng asawa, nakabalik sa Panginoon, napatawad, si Solomon, anong nangyari? 700 na asawa at 300 nakabit. Yan naman ang iingatan natin. Yes, napapatawad ang kasalanan. Nabubura ang kasalanan. Pero yung epekto noon ay umaabot
yung influence ng kasalanan. Bakit? Kasi sa mga kasalanan na ating mga nagawa, kahit tayo napatawad ng Diyos, nakita ng ibang mga tao at nakikita ng ating mga anak. At kailangan ding mabura sa kanilang isipan ang mga bagay na yun. Pero may mga bagay na kung minsan ay pinagsisihan mo na, pero yung epekto sa bata, ando na. Pero, yes, may restoration. May pagpapanumbalik. May pagpapanumbalik. Kailang yung consequence. Isaiah 57 verses 16 to 21. At dito muna tayo magtatapos. At mayroon pang dalawa ito, diba? Sabi ko kanina tatlo. So, pagpatuloy na lang natin ito sa next natin. Sabi dito, ako ang nagbibigay ng buhay sa aking bayan, sila'y hindi ko patuloy na uusigin, at ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanat, kasakiman, kaya sila'y aking itinakwil, ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumusuway sa akin. Sa kabila ng ginagawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan, at ang nagluluksay aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ngunit, ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon. Walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik buhat sa ilalim ang inaahon. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Gaano man katindi ating mga kasalanan. So, balit kung tayo'y mananatili, magmatigas doon sa ating mga kasalanan, tayo'y magiging isang alon, dagat na walang humpay na alon. Akala natin tahimik. Maraming mga tao ang umaalis sa kanilang pananampalataya at sumasama doon sa asawa ng iba. Dahil sabi niya, pag kami nagsama, pag naangkin ko ang taong ito, mapayapa ako, hindi ka mapapayapa. Impyerno ang papasukin mo. Dahil sinabi ng salita ng Panginoon, dito sa mga taong nagbubulid at talagang humahawak doon sa mga kasalanan na yon, ang kanilang buhay ay kagaya ng dagat na maalon. Walang kapayapaan, walang kapayapaan, walang kapayapaan. At doon sa mga alon na yon, ang mga burak at mga maiitim, ang mga dumi na yon ay talagang inaahon. Huwag nating sabihin na kapag tayo'y umalis sa kalooban ng Panginoon, maraming mga Kristiyano na umaalis sa pagiging Kristiyano. At sinusuong ang makasalanang mga gawain. At sinusuong ang mga compromises na mga relasyon. Akala natin tahimik, walang katahimikan doon. Magkakaroon lang tayo ng restoration, ng nagpapanibagong lakas kapag tayo'y nagbalik loob sa Panginoon. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Panginoon. Doon lang magkaroon ng kapayapaan ng iyong kaluluwa. Doon lang magkaroon ng kapayapaan ng iyong isip. Doon lang magkaroon ng kapayapaan ng iyong damdamin na makakatulog ka ng mahimbing dahil alam mo na kahit anong oras ka kukunin ng Diyos, alam mong nasa piling ka ng Panginoon. Saan ang kapayapaan doon? Yes, andun ka sa piling ng taong mahal mo pero hindi ka looban ng Panginoon. Yes, andyan ka sa sitwasyon na kung saan ay parang napakamarangya, napakaganda, na parang, nagawa ko yung gusto ko. I did it my way. Yung gusto kong kalooban, yung ano yung gusto ko, nakuha ko. Pero hindi naman yan ang kalooban ng Panginoon. Sa pagtulog mo sa gabi, at kapag ikay ay nag-iisa, laging sinasabi ng iyong konsensya, pag namatay ka ngayon, dagat-dagatang apoy.
Saan ang kapayapaan doon? Iyan ang nangyari sa akin. Sinasabi ko ito, may karapatan akong magsabi nito. Bakit? Dahil isa akong Kristiyano. High school pa lang ako, born again ako. At pagdating ng college, dumating yung yugto sa buhay ko na ako ay nawalay ng landas, nag-backslide ako, at na-involve ako sa banda doon sa aking mga kapatid. At doon, ang buhay namin nasa beer house, nasa pub house, na lahat ng inuman, yun ang aking buhay. Kasama ng mga kalapating mataas at mababa ang lipad. Alam niyo ba, pag nasa stage ka, kumakanta ka, sumasayaw ka, nagpe-perform kayo, akala niyo sikat. Pag uwi ko ng bahay, pagtulog ko, kahit andun ka pa sa malambot na unan, alam na alam mo sa iyong sarili, pag namatay ka ngayon, siguradong impyerno ka. Akala niyo ba, mga Kristiyano, hindi sila uusigin, hindi sila inuusig, akala mo ba, masaya sila doon sa sitwasyon na hindi. Sasabihin ko talaga, kapag ikaw ay isang Kristiyano, anak ka ng Diyos, nakaranas ka ng kaluwalhatian ng Diyos, nakaranas ka ng kaligtasan ng Panginoon, nakaranas ka ng kabutihan ng Panginoon, at ikaw ay nawala, at talagang tumakas doon sa kalooban ng Panginoon, sabihin ko, wala kang kapayapaan. Akala mo, pangiti-ngiti lang yun, pero hindi, sa loob ng puso niyan, ay parang isang dagat na palaging alon ng alon, alon ng alon, at ang matindi doon, sa pagtulog mo sa gabi, alam mo na talagang pag kinuha ka ng Panginoon doon, impyerno talaga. At parang bonus na lang na nagising ka pa ng buhay. Yan ang aking sinapit nung ako'y nawala sa Panginoon for 7 years. Salamat sa habag ng Panginoon, mayroong restoration. Nung ako'y tinawag muli ng Panginoon, binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya, inamin ko ang aking kasalanan. At hindi ko na kailanman binalikan. Kaya yun yung isang dahilan, kaya ako sinunog passport ko. Bakit? Kasi nag-o-offer pa rin ang abroad. May mga tumatawag pa rin ang aking kapatid. O, andyan pa ba passport mo? Oo. Kasi may nag-o-offer sa atin, cruise ship. Aba, may pagkakataon pa pala akong baka matukso pa ako. Sabi ko, ito lang yung dahilan para ako matukso at bumalik doon sa dati kong buhay. Sunugin ko nga to. Napaka-radikal. Pero ang pagsisisi, gagawin mo ang lahat para huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Dahil ang buhay na wala sa Panginoon, walang kapayapaan. Walang kapayapaan. Sasabihin ko, mga Kristiyano, kung kayo'y nagbabalak, huwag na kayong magbalak. Huwag na. Dahil marami din akong nakita na mga tao na kung saan sa panahon na sila ay nag-backslide, doon sila namatay. Saan sila? Sa palagay nyo. Restoration. Pagpapanumbalik. Yes, ang Diyos ay Diyos ng pagpapatawad. Pero huwag nating laruan, paglaruan ang Diyos. Huwag nating paglaruan. Yung ating buhay sa pananampalataya, huwag po nating paglalaruan. Go straight. Go straight. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo po'y tumayo. Saliksikin po natin ating mga sarili. Ito po'y isang katanungan sa lahat po sa atin dito na sumusubaybay. Hindi po ako makipagsalita, hindi ako magsasalita ng parang apuhap. Hindi po ako magsasalita na parang sugar-coated. Hindi.
Kundi ang katanungan ko ngayon, kumusta ka? Kumusta ang iyong sitwasyon? Kumusta ang iyong kalagayan? Nasa kalooban ka ba ng Panginoon? Okay ka ba sa Panginoon? Kung alam mong hindi ka okay, panahon na ito na magbalik loob sa Panginoon. Hanggat bukas pa ang mga kamay ng Diyos upang tayo'y tanggapin, habang sinasabi pa ng Panginoon, halika anak, magbalik loob ka. Ako'y handang tumanggap sa iyo. Habang naririnig mo ang Panginoon, handa kitang patatawarin. Aminin mo lang kung anong iyong mga kasalanan at talikuran. Habang nagsasabing papang Panginoon, magparito kayo, kayong mga nababigitang lubha, kayo na may mga pasanin, at kayo'y bigyan ko ng kapahingahan. Hanggat nagsasabi ang Panginoon na ito ang araw ng restoration, magdesisyon ka. Dahil bukas, o baka mamaya, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung mananatili ka pang buhay. Hindi ka pwedeng magmayabang na okay lang ako, hindi ako mamamatay. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Maiksi lang ang buhay ng tao. Pwedeng sa kalakasan mo na yan. Pwedeng dyan sa rurok ng iyong tagumpay. Pwede kang kunin ng Diyos. Mananalangin tayo ngayon. Ito na ngayon ang oras ng pagpasya, ng pagbabalik loob sa Panginoon. Huwag kang in denial. Harapin mo ang katotohanan. Kung hindi ka okay sa Panginoon, sabihin mo, hindi talaga ako okay. Magdesisyon ka. At ang Diyos ay nag-aantay. Please, huwag mong gayahin ang taong nakilala ko, ang taong malapit sa puso ko. Huwag mong gayahin ang taong mahal ko. Ilang beses na sinasabihan, ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo ang talento mo sa Panginoon. Subalit, tahas ang tinanggihan ng Diyos. At sa kanyang pagtalikod, tinalikuran ng Diyos at hinamak pa. Sa kanyang paghayo, doon ang kanyang kamatayan. Hindi mo pwedeng sabihin, in denial, hindi ko kailangan ng Diyos. Ang taong malapit sa akin, kinuha ng Diyos. Nangungusap ba ang Panginoon sa iyo ngayon? Anak, ito na ngayon ang panahon na magbalik loob ka. Magpasya ka. Manalangin ako ngayon. Kristiyano ka man o first time mong marinig ito, sundin mong panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako pa'y lumalapit at nagbabalik loob.
humihingi ng tawad at nagsisisi sa aking mga kasalanan. Inaamin ko na ako'y gumawa ng kasalanan. Inaamin ko ang aking karumihan. Inaamin ko ang katigasan ng aking puso. Inaamin ko na ako ay sumuway sa iyo. Subalit ngayon, Panginoon, ako'y nagbabalik loob. Nagsisisi. Tinatalikuran ang aking mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, Panginoon. Patawarin niyo ako. Nagbabalik loob ako, Panginoon. Inaamin ko po na ako'y nagkamali. Ako'y nakagawa ng kasalanan laban sa iyo. Panginoon, patawarin niyo ako. Muli kong inaalay ang aking buhay, ang aking buong puso sa iyo. At tinatalikuran ang mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo ako, Panginoon. Tanggapin niyo ako, Diyos. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Patawad, Panginoon. Ako po'y nagsisisi at nagbabalik loob sa iyo. Muli, ganapin niyo ang inyong kalooban sa buhay ko. Inaalay ko ang aking buhay sa iyo. Inaalay ko ang lahat-lahat sa iyo. Sinusuko ko ang lahat-lahat sa iyo. Panginoon, gamitin niyo ang aking buhay para sa kaluwalhatian niyo. Lord, i-restore niyo po ako. Inaalay ko ang aking buong buhay sa iyo. Maghari ka, Panginoon, muli sa aking puso. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po na nangungusap ka ngayon sa akin. Salamat, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa inyong dakilang pangalan, Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Sa ating pagtatapos po ay awitin po natin ang awiting ito. Nandun mo na lumumbay.
sinasabi. Ikaw ang siyang tatawagan sa rukuy awan ng pag-asa kailanman tulong mo. Kahit matunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang puso na nalamig. Kahit na bayo sana ang magkabilay pangit, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Maraming salamat, Panginoon, na andyan ka lagi, sumusubaybay sa amin. Salamat, Panginoon, sa panahon na kung saan ay kailangan namin ang restoration, ang pagpapanibagong lakas. Salamat na andyan ka. Maraming salamat sa pangungusap niyo sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo na kami ay makapagbalik loob sa inyo. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong kalakasan. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Pakitaas ang inyong mga kamay. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face continually shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and grant you peace. Tanggapin niyo ang mga pagpapalang iyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating worship service today. At malaya pa rin po tayo na pakapag-join din, if you want, doon sa ating English service, second service. So God bless. Pagpapalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Thank you.